Magandang araw mga bata! Ako si Chevy. Welcome sa panibagong video sa segment na Hashtag for my Chevy Knows. Ngayong araw, ang bidang vitamins ay Enervon. Ating sasagutin ang mga katanungang una, ano ang Enervon? Pangalawa, ano ang epekto ng Enervon sa ating katawan? Pangatlo, ano ang recommended dietary allowance ng vitamin B complex at vitamin C na laman ng Enervon? Pang-apat, kailangan pa bang uminom ng karagdagang vitamin B complex at vitamin C habang umiinom ng Enervon? Pang-lima, paano ang tamang pag-inom nito? Kung ikaw ay interesadong malaman ang kasagutan sa mga tanong na ito, pakihambalos ang subscribe button at pakiting ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Handa ka na ba? Let's do this! Yes! It's me! Simply Chevy! Una, ano ang Enervon? Ang Enervon ay isang multivitamins na may lamang ascorbic acid o vitamin C at anim na klase na B-complex. Ang vitamin B complex at vitamin C ay parehong water-soluble vitamins. Kapag ang vitamins ay isang water-soluble, hindi ito naiimbak sa katawan. Kung ano lang ang kayang maabsorb ng katawan, yun lang ang magagamit. Ang sobra ay ilalabas sa pamamagitan ng pawis at ihi. Ang vitamin B complex at vitamin C ay pareho ding essential vitamins. Kapag ang vitamins ay isang essential vitamin, meaning ang ating katawan ay hindi nakaka-produce ng ganitong vitamins, kaya kailangan itong i-supplement sa pamamagitan ng multivitamin supplement o maaaring sa pamamagitan ng pagkain. Ito ang mga pagkaing may mataas na content ng vitamin C. Mga prutas tulad ng strawberry, papaya, oranges, bayabas, at iba pa. Present din ang vitamin C sa egg yolk, beef liver, gatas, cheese, butter, at mga isda tulad ng mackerel. Ito naman ang mga pagkaing may mataas na content ng vitamin B complex. Avocado, meat, nuts, itlog, cheese, carrots, chicken, at iba pa. Kapag nakakain mo ang mga pagkaing ito araw-araw sa sapat na amount, ay hindi mo kailangang uminom ng multivitamin supplement. Ngunit, kung madalang mo itong nakakain, pwede kang uminom ng multivitamin supplement tulad ng Enervon. Pangalawa, ano ang epekto ng Enervon sa ating katawan? Ating iisa-isahin ang vitamins na laman ng Enervon at ang epekto nito. Una, vitamin C. Ang vitamin C ay isang antioxidant. Ang antioxidant ay tulong para mapalakas ang ating immune system upang maiwasan natin ang sakit tulad ng trangkaso, ubo at sipon. Kung paano ito nangyayari? Ito ang epekto ng antioxidant sa ating katawan. Ang ating katawan ay normal na nakakaranas ng tinatawag na oxidation. Oxidation ang tawag sa pagkawala o pag-transfer ng electron mula sa isang cell kasabay ng pag-gain o pagkuha nito ng oxygen. Hindi ito masamang proseso kung ang ating katawan ay nakagagawa lamang ng sapat na antioxidant para stabilize ang cell na nawalan ng electron. Ang ating katawan ay normal na gumagawa ng mga powerful antioxidant tulad ng alpha-lipoic acid at glutathione. Ngunit, dahil sa exposure natin sa mga phytochemicals tulad ng alcohol, tobacco smoke, air pollutants, fried foods, pesticide, idagdag mo pa ang radiation, UV lights, bisyo at sedentary lifestyle, mas marami ang napoproduce ng ating katawan na free radicals kisa sa antioxidant. Ito ay tinatawag na oxidative stress. Dahil ang ating katawan ay may goal na magkaroon ng stable equilibrium o tinatawag na homeostasis, magsa-strive ang nawalan na cell na maging stable. Kaya, ang mangyayari ay mag-aagawan sila ng electron na magre-resulta sa cell damage, skin aging, pagkakaroon ng mga sakit tulad ng high blood pressure, diabetes, Parkinson's, Alzheimer's disease, heart disease, at
cancer. O mas malalang epekto ay cell death o tinatawag na apoptosis. Ang ginagawa ng antioxidant ay nagdo-donate siya ng electron sa free radicals para maging stable ito. Ang antioxidant ay may superpower na mag-donate ng electron nang hindi siya nagiging unstable. Kaya, para maiwasan ang masamang epekto ng free radicals, kailangan nating mag-supplement ng mga antioxidant vitamins tulad ng vitamin E at vitamin C. Bukod sa pagiging antioxidant at magandang effect sa immune system ng vitamin C, tulong din ito sa pag-improve ng collagen absorption at iron absorption. Kaya, ang vitamin C ay nagmi-maintain ng healthy skin, healthy cartilage, buto at ngipin. Pangalawa, vitamin B complex. Ang vitamin B1, B2, B3 at B5 ay nag-i-improve ng energy production. Ito ay tulong sa pag-breakdown ng carbohydrates into energy. Ang apat na vitamins na ito ay ang dahilan sa pagkakaroon ng more energy, mas happy na tagline ng Enervon. Ang vitamin B1 ay tulong din sa pag-iwas sa mga unwanted cravings, lalong-lalo na sa alcohol. Ang mga taong laging umiinom ng alak ay may mababang vitamin B1 sa katawan. Kaya, kailangan nilang mag-vitamin B1 supplement. Ang vitamin B3 ay may mga skin benefits tulad ng paglighten ng dark spots at pagputi ng ating balat. Ang vitamin B5, B6 at B12 ay tulong sa pagbuo ng red blood cells at hemoglobin. Ang red blood cells ay isang uri ng cells sa dugo na siyang nagdadala ng oxygen sa buong katawan. Ang karagdagang epekto ng B6 ay nakakapagpaganda ng mood. Ang mababang B6 sa katawan ay magre-resulta sa pagka-irritable at pagkakaroon ng anxiety at depression. Ini-improve din ng B6 ang sleep quality. Tulong ang vitamin B6 para makapag-produce ang ating katawan ng hormone na serotonin at melatonin na siyang dahilan ng pagdanas ng mahimbing at restful na pagtulog. Ang vitamin B12 ay responsable sa pag-improve ng nerve functions. Ito ang uri ng vitamin B na tumutulong para maiwasan ang tusok-tusok at pamamanhid sa ating kamay at paa. Ang vitamin B12 ay tulong din sa pagbuo ng red blood cells at partner ito ng iron sa pagbuo ng hemoglobin. Kaya, ang vitamin B12 ay pang-iwas sa sakit na anemia, na dulot ng pagbaba ng vitamin B12 at hemoglobin sa ating dugo. Inyong pansinin na ang B-complex vitamins ay nakapagbibigay ng energy, but at the same time, nag-i-improve ng good sleep. Kaya lagi kong ina-advise na kapag may B-complex ang multivitamins na inyong iniinom, inumin ito ng hapon, sapagkat tutulungan ka ng B-complex sa energy production pero after 2 to 3 hours ng iyong pag-inom ay aantukin ka. Hassle kung sa umaga mo inumin, lalong-lalo na kapag may trabaho ka. Pangatlo, ano ang recommended dietary allowance ng vitamin B-complex at vitamin C na laman ng Enervon? Ito ang recommended dietary allowance ng mga vitamins na laman ng Enervon. At ito naman ang vitamin content ng Enervon. Ang recommended dietary allowance ay ang amount ng vitamins na kailangan ng ating katawan sa araw-araw. Ang ating katawan ay nangangailangan ng 1.2 mg na B1, 1.3 mg na B2, 14 mg na B3, 5 mg na B5, 1.3 mg na B6, 2.4 micrograms na B12 at 90 milligrams na vitamin C. Ito ang content o laman ng Enervon. Ngunit tandaan na hindi lahat ng ito ay naaabsorb ng ating katawan. Ang percent ng gamot na naaabsorb ng ating katawan ay tinatawag na bioavailability. Ito ang bioavailability ng mga multivitamins na laman ng Enervon. Kaya, sa 50 milligrams na B1 na laman ng Enervon, 1.85 mg hanggang 2.65 mg lamang ang naaabsorb ng ating katawan. Pasok sa recommended dietary allowance. Sa 20 mg na B2, 19 mg ang naaabsorb ng ating katawan. Pasok sa recommended dietary allowance. Sa 50 mg na B3,
15 mg ang naaabsorb ng ating katawan, pasok sa recommended dietary allowance. Sa 20 mg na B5, 10 mg ang naaabsorb ng ating katawan, pasok sa recommended dietary allowance. Sa 5 mg na B6, 3.75 mg lamang ang naaabsorb ng ating katawan, pasok sa recommended dietary allowance. Sa 5 micrograms na B12, 2.8 micrograms lamang ang naaabsorb ng ating katawan, pasok sa recommended dietary allowance. At sa 500 mg na vitamin C, 350 mg hanggang 450 mg ang naaabsorb ng ating katawan, pasok sa recommended dietary allowance. Ito lamang ang naaabsorb ng ating katawan. Ang sobra at hindi na kayang i-absorb ng katawan ay ilalabas natin sa ating mga ihi at pawis. Inyong pansinin ang recommended dietary allowance ay na-achieve lahat ng Enervon. Kaya, sa tanong na kailangan pa bang mag-additional vitamin C at vitamin B complex habang umiinom ng Enervon, ang sagot ay hindi. Sayang ang pera kapag iinom ka pa ng karagdagang vitamin C at B complex sapagkat ilalabas mo lang din naman ito sa iyong ihi at pawis. Panglima, paano ang tamang pag-inom ng Enervon? Uminom ng isang tablet ng Enervon araw-araw. Inumin ito ng hapon. Kung bakit sa hapon, tulad nga ng aking nabanggit kanina lamang, ang B complex ay nagbibigay ng energy at after 2 to 3 hours ay aantukin ka. Hassle siya kapag sa umaga inumin at baka matagalan ka namang makatulog kapag sa gabi mo inumin. Hindi na kailangang uminom ng Forex B complex at potency or any vitamin C habang umiinom ng Enervon. Ang presyo ng Enervon sa market ay 6 pesos hanggang 7 pesos. Kaya, kung sa kasalukuyan ay umiinom ka ng separated na vitamin C at B complex, pwedeng Enervon na lang ang iyong bilhin para mas lalo kang makatipid. Kaching! Kaching! Ako si Chevy at nag-iiwan ng paalala. Ingatan ang inyong sarili at ang inyong kalusugan. And I love you! Sana'y kayo'y may natutunan sa ibinahagi kong kaunting kaalaman, mga bata! Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam! Magandang araw, mga bata! Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at panonood sa aking mga video. Kung ikaw ay nasiyahan, huwag kalimutang i-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam!